Unti-unti na ngang lumalabo ang pag-asa ng Gilas na makasali sa lineup ang NBA player na si Jordan Clarkson. Hindi pa din kasi alam ng SBP chairman na si Al Panlilio kung kailan balak lumuwas ni Clarkson sa Pilipinas. Matagal na ngang nangako ang Utah Jazz guard na committed siyang maglaro sa paparating na FIBA World Cup. Pero wala man lang senyales o pahiwatig kung kailan ang arrival nito sa bansa. Matagal na din daw nilang nakausap ang tatay ni Clarkson tungkol sa commitment nito sa Gilas. Ayon daw sa tatay ni JC, willing pa din naman daw maglaro ang kanyang anak sa paparating na FIBA. Yun nga lang, parang pinapaasa lang sila ng manlalarong ito. Tama nga naman na malaking tulong kung maglalaro si Clarkson para sa Gilas dahil mas tataas ang tsansa ng Pilipinas na umangat ang ranking sa FIBA World Cup. Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang SBP at ni Gilas Coach Chot Reyes na pakiusapan ng NBA player na ito na maglaro sa bansa? Panigurado na may kinalaman ito sa magiging sahod ni Clarkson sa Gilas. Napabalita nga na nakatanggap noon si JC ng 30 million pesos na sahod para lang maglaro sa Asian Games noong 2018. Hindi niya nadala sa gold medal ang Gilas at panglima lang sila sa team standing sa liga. Nakakapanglungo ang pinakawalang pera ng SBP para lang kunin ang serbisyo ni Jordan Clarkson. Kaya naman sigurado na ito ang malaking dahilan kung bakit hindi makapunta-punta si JC sa Pilipinas para maglaro sa Gilas. Kailangan ba ulit magpakawala ng pera ang Gilas kahit napipilitan ng maglaro sa bansa ang NBA player na si Jordan Clarkson? Panigurado na hindi papayag si Chot Reyes na pakawala na lang ng basta-basta si JC dahil paborito niyang player ito kaysa kay Justin Brownlee. Matatandaan nga na pinapili noon si Chot kung sino ang kukunin niyang naturalized player sakaling isa lang ang kailangan maglaro para sa Gilas. Sinabi ni Chot na mas malaki daw ang bentahe ni Clarkson kay Brownlee. Ito daw ay dahil mas malalim ang karanasan ni Clarkson kumpara kay Brownlee. Hindi pa daw kasi na-experience ni Brownlee na humarap sa malalaking player at umiskor ng madaming puntos na kayang-kaya daw gawin ni Clarkson. Sa tingin ko ay kailangan na magdesisyon ng SBP at ang Gilas tungkol kay Jordan Clarkson. Mukhang hindi niya deserve na maging isang naturalized player dahil mas iniisip niya ang pera na matatanggap niya kaysa sa karangalan na mabibigay niya sa bansa. May mga NBA players pa naman na willing maglaro sa bansa at maging isang naturalized player. Isa na nga dito si Chris McCullough na former NBA player at naging import pa ng San Miguel Beermen sa PBA. Sinabi noon ni McCullough na willing siyang i-represent ang Pilipinas sa World Cup. Maganda kasi ang naging credential nito nung naglaro siya bilang import ng SMB. Nag-average lang naman ito ng 33 points, 14 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 1 steal sa kabuoang paglalaro sa PBA. Mas halimaw pa nga ito sa laro ni Jordan Clarkson. Isa pa sa mga advantage nito ay ang kanyang height. Mas matangkad kasi si Chris McCullough na may sukat na 6'7", hindi kagaya ni Clarkson na meron lang 6'4" ang height. Isa pa sa mga magiging advantage ng former SMB import ay mas bata ito kaysa kay JC. Si Chris McCullough ay 28 years old pa lamang habang si JC ay 31 years old na. Isa pa sa dapat pagtuunan ng pansin ng Gilas ay ang player na willing maglaro sa bansa at hindi tumitingin sa pera. Ito kasi talaga ang nakikitang dahilan kung bakit hirap na hirap silang bitbitin sa lineup sina Kai Soto at Jordan Clarkson na mukhang pera ang tinitignan at hindi yung karangalan na ibibigay sa ating bansa. Wala din naman maitutulong kung panay lang ang intay nila sa dalawang player na ito dahil masisira lang ang kanilang chemistry. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood.